Morning mga bay. Kumusta naman kayo? May gagawin tayo ngayon. Itong sasakyan mga bay. Ang problema nito, jerking. Bali kapag mag-drive siya, kadjit-kadjit, magkiyod-kiyod. Tapos mag-check engine mga bay. Pag burahin mo yung code, burahin mo siya, iris mo siya sa computer, mabura naman. Pero kapag i-road test mo, kapag mag-jerking na siya, dyan lalabas yung code. Ngayon, na-scan ko na to mga bay. Ang code nito is P0872. Bale, related siya sa transmission mga bay. Ngayon mga bay, yung code na P2872, ang description nun, clutch actuator stuck. Bale, yung sa transmission side mga bay ang problema. Ngayon, First step natin gagawin mga bay. Magpalit tayo ng clutch actuator motor assembly. Yung clutch actuator motor assembly, dalawa yan mga bay. Clutch actuator E and B. Ngayon, palitan natin yung E kasi yun ang nagkukod na P2872. Clutch actuator is stuck. Yung transmission nito mga bay, DPE6 or 6D or DPE6 or 6DCT 250. Dali, dual clutch siya mga bay. Ito yung transmission na DPE6. Makina nito mga bay, 1.5 liters Ford Figo. Transmission nito mga bay, DPA6. Bali, min ang DPA6, i-abbreviation mo, ang D, dry dual clutch. Ang P, power shift. Ang S, synchronize. Dahil ang 6, six-speed transmission. Tapos yung 6DCT 250 mga bay, bali yung 6 gears, ang D dual, ang C clutch, ang T transmission, ang 250 torque. Ngayon mga bay, naka-order na ako ng parts nito. Ang gagawin natin, papalitan natin yung clutch actuator E. Yung clutch actuator E mga bay, nasa taas. Mga bay, disclaimer lang po mga bay ha. Hindi po ako transmission assembly. Pero trabaho namin dito mga bay. Kapag may problema lang sa sa labas muna, gagawin lang muna natin mga bay. Yun, ang gagawin natin mga bay kasi na-scan natin sa computer ang lumabas yung clutch actuator E stuck. Yun mga bay, palitan muna natin yung clutch actuator motor assembly yung sa taas lang. Kasi yun ang nagkukod. Sa taas mga bay, letter A. Sa baba, letter B. Dalawang motor ko mga bay. Ngayon mga bay, simulan natin magkabit ng clutch actuator motor assembly mga bay. Ito, first step, babaklasin natin ito lahat. Baklas natin ito. Ito yung baterya. Itong sa air cleaner. Yung battery housing,
Kasi yung letter E mga bay, yan dyan. Yung isang clutch actuator motor E. Yun ang papalitan natin. Yung B naman, andun sa baba. Pero itaas natin yung sasakyan. Madali lang yun matanggal. Yan mga bay. Panoorin nyo mga bay. Papalitan natin yung parts. Simulan na tayo muna, bay. Handa tayo ng una battery mga bay. Sira pala itong linyo sa ayun sa battery housing. Thank you.
Yan po ang ano mga bay. Yan, clutch actuator A. Yan, motor yan. Yan ang clutch actuator A, motor assembly mga bay. Yung B nandun sa baba. Ingatan natin itong sakit mga bay na hindi masira. Okay, kapag masira yan, limate tayo. Yan mga bay, disclaimer lang nga, hindi po ako transmission assembly. Pero gagawin ko, hindi nagawa ko lang. Kasi ito first step ko, first time ko magpalit ng clutch actuator motor. Kailangan itong pagtanggal ng sakit mga bay. Kailangan isipin nyo din pagtanggal kasi mahirap pag masira itong lock nya, wala tayo pampalit. Ito ang yellow na lagyan ko na ito ng langis na light para hindi ba masyado matigas. Ito ang yellow mga bay, palabasin, tanggalin natin ito. Tapos tanggal. Unahin nyo itong yellow. Itong yellow na color. Palabasin nyo. Unahin nyo ito pag tanggal. Hindi naman masyado tanggal. Palabasin nyo na lang. Tapos tulak nyo. Itong tape. Disclaimer lang po mga baya. Tinanggal ko ng upper hose mga bay dahil hindi ma larong hose na maliit. Hose nito mga bay, it's cute. Tinanggal ko kasi wala akong maliit dito. Ito lang, mahaba siya. Clutch actuator A mga bay. Yan mga bay, ito yung Victor 8.
bago natin ikabit mo ang mga kainisan muna natin to. Ito yung bago mga bike. Yeah. Tapos ito yung luma. Kabit na natin mga bike. Pag-tapos natin ito ikabit mga bay, ikabit natin lahat, ano natin mga bay, adaptive learning mga bay. Gamitan natin na yung computer kasi ano natin, adaptive learning. Kasi always nga pag magpalit ka ng motor, palit ka ng trans ano nito, clutch, kailangan yung adaptive learning ng mga bike. Ayos yung shifting niya.
i-edit natin yung wiring mga bay, yung socket niya. Gawin natin mga kabit natin yung hose, yung upper hose na tinanggal natin. Kapit natin yung air cleaner mga bay. Muna. Yung battery holder mga bay. Kaya mga bay.
pag adaptive learning nito mga ba, hindi ko lang ipakita sa inyo mga baya. Sabihan ko lang kayo, i-inform ko lang kayo kapag ma-okay na yung pag adaptive learning tapos ma-road test na siya. Ngayon mga bay, ganoon tayo mag adaptive learning, pero hindi ko lang ipakita sa inyo mga bay. I-inform ko lang kayo pag adaptive learning na siya, ma-relearn na siya yung ano, yung transmission na equator motor na mabay. Ayan mga bay, siksakan ko muna ng computer. Yan mga bay, yung pinalitan natin na ano, clutch actuator motor mga bay, na TCM programming na siya mga bay, tsaka na adaptive learning na din siya. Hindi ko lang pinakita yung pagano mga bay, pagano ko sa computer. Yan mga bay, okay na siya. Program na siya. Transmission control or TCM programming. Tapos nag-adaptive learning na tayo. Pag adaptive learning mga bay, tatlo yun. Yung TR sensor, shift drum, at saka clutch. Kailangan yung tatlo pasado yun mga bay. Kapag failed, try nyo ibalik. Tapos balik kayo sa adaptive learning. Ibalik nyo lang mga bay. Kapag hindi talaga makuha, may problema na sa loob. Yung mga bay, okay na siya. Hindi siya nag-fail. Maayos naman pag adaptive learning. Ngayon mga bay, ang susunod natin yun, iparod test natin. By the way mga bay, bago kayo mag adaptive learning, magano muna kayo mag TCM programming. Program nyo muna yung TCM. Katapos program ng TCM mga bay, self test nyo. Kailangan makita yung code. Tapos kung may mga code, for example kanina yung code na P2872, bali ang naka-description noon, clutch actuator e-stack, yun kailangan kita nyo sa ano, pag self-test, tapos murahin nyo mga bay. Tapos mura, proceed na kayo sa adaptive learning. Kailangan burahin nyo mga bay para hindi siya mag-corrupt. Tapos walang yung aircon mga bay, easy, naka-off yun. Kailangan kung anong sinabi sa computer, sundan nyo mga bay para hindi mag-fail na nasa ano ngayon, pumasa yung TR sensor, pumasa yung shift drum. Pero pagdating sa clutch, na-failed kayo, hindi nyo nakita, naka-on yung EC. Paminsan mga bay, meron ding ano, napakan ng accelerator, fail din yun. Kailangan wala, ano talaga, sundan nyo. Kailangan walang nakaw na isi, tapos kailangan yung brake lang ang anuhin nyo. Tapos yung sa accelerator, mayroon naman nakalagay doon na pagpunta sa
sa clutch na, merong ano doon na ano na napakan yung accelerator na full throttle talaga. Yan. Sundan nyo lang kasi kapag hindi nyo masunod, magpifeld. Sabihin nyo, transmission ng problema, merong ganyan. Tapos mga bay, kapag may jerking yung sasakyan, first step muna, mag-ano muna kayo. Same programming, tapos self-paced, tapos adaptive learning. Yun mga bay, dito ko lang tatapusin ang video, pero erotis muna namin mga bay. Erotis namin, kasama yung kasamahan namin na team leader, para kung may problema, maano siya, may balik, tingnan natin. Pag okay naman mga bay, ibigay na natin sa customer. Yan mga bay, dito ko lang tatapusin yung video. Salamat sa suporta mga bay. Huwag kayo magsawa sa video ko na ginagawa mga bay. Sana paki-support pa rin sa akin mga bay. Huwag salamat sa suporta. Update ko lang kayo mga bay. Salamat mga bay, amping mo diha, amping tang tanan mga bay. God bless.